Miss Amy, anong plano mo sa birthday mo? Sa birthday ko, I'm supposed to have a birthday party on Friday evening. But I had a birthday party in San Jose, Tacloban. Yeah, because that's the first place we went to during Yolanda. Ang daming namatay dun eh. So we went there. So I went back. Parang hindi binagyo. Okay naman sila. Ang ganda pa ng playground. Tuwa-tuwa ako. And then, so may big party ka? Sa 12 ka ba? No, I have little parties everywhere. Siyempre, papablow out sa Ilocos, obvious ba? And then, wala, papakain ako kung saan-saan lang. Masaya, it's fun. Last na, speaking of Tacloban, anong reaction mo sa intriga about, oo, nahiwalay na raw si Naku, impossible. Christina. Parang kung man naman hahiwalayan si Christina, pinakamabait. Bait-bait mo. Ba't may ganon? Ewan. Perhaps because Alfred's been in the U.S. for a long time. And most of all, it's political season. When did you, renovate ba? Did you see him doon? The pinaka-heartbreaking is ulot. It doesn't exist anymore, our house on the beach. Actually, ang prime real estate, di ba, beachfront? Nako, after Yolanda, lahat ng beachfront, wasak. So yun, it's a kawawa naman. At ang daming nasira ng mga antique, at mga art, at mga statua, at yung mga icon. Kasi yung nanay ko, una yata siya sa mga state na pumunta sa Russia. Tapos tinatanong niya, saan yung mga icons sa church? And gusto niya makita. Tapos sabi, eto. Sabi niya, pwedeng kumuha para sa Philippines kasi Christian, blah, blah, blah. Basta nag-sales talk na siya. Sabi ba naman sa kanya, sige, kuli mo lahat. Bahala ka dyan. Kasi nga ayaw nila ng gano'n. Saan yung nilagay? And they're gorgeous. They were there in Santo Niño Shrine. And they crossed the earth. And now they're all lost. Ang dami yata nagnakaw and sinira, inulanan. Gusto kong malaman. Kumusta nanay? Ang dami pa ni libro and everything. Miss Amy, since galing ka lang ng Tacloban, nagkausap kayo ni Miss Christina about it. No, I haven't seen Christina. She wasn't there when I went. Yeah, wala si Kring. I hope to see her. I'm hoping to see her on November 8th. Yolanda anniversary. It's the 5th anniversary. Ay, anniversary na pala. Yeah, Ricky. Anong tingin mo? Anong masasabi mo after 5 years of Yolanda? Ako mag-interview sa iyo. Parang akala mo hindi pinigil. Tumakbo ng mga bahay. Kanina nga naman recovery. Recovery ng tao, pero hindi pa recovered yung lugar. Wala pang new. Wala pang evacuation. Yeah, buhay na buhay ang business. Yung mga tao, sige, masayahin. Yeah, it's really the joy of life of Waray. Fighter, survivor, not victim. Ganun. That's the Waray spirit. Binibiro ko nga ang mga Ilocano eh. Hindi natin kaya yun eh. Kasi serious mga Ilocano, hindi nila kakaya. Palagay ko. Too hard eh. Pero yung Waray spirit, kakaiba eh. Dito sa Datuba. Ha? Datuba! Sabi yung papa ko, tapang tuba. Mami ko daw, tapang tuba. Matindi rin yung bagyo nyo last time, di ba? Very bad. Yeah, the Ompong was very bad. Very comparable yung wind sa Yolanda. At yung malala doon, Yolanda lasted for 7 hours, kami 17. So it was really low. Yeah, grabe yung puno. Bumagsak ng isang direksyon ng Biyernes. Nung Sabado, bumalik yung tailwind. Ibang direksyon. Tumayo at bumagsak sa kabila. Ang baya. Very bad. Umpong was terrible. At yun, pinahaan yung mga palay. Wasak lahat ng palay. Kaya ang mal-mal ng bigas. Kasi Central Luzon at Region 1 and 2, lahat damay-damay. Eh. We've had really bad weather this year. And we're basically the rice producers that feed Luzon. It's been a problem.